ang mga Kabitenyo at Kabitenya naman. Palaban daw kahit saan, lalong-lalo na sa Sayawan. Ang kanilang kinalolokohang dance steps, sa unang tingin, akala mo, budots! Freestyle kasi. Pwedeng pakending, pwede ring pagiling. Higit sa lahat, parang nagtatanim ng palay, pero slow-mo. Ito ang Bakte, halaw daw sa pinagbalibaliktad na pangalan ng Cavite. Madalas daw itong sinasayaw sa mga pagtitipon tuwing gabi. At ang mga mananayaw of all ages, mula bata hanggang senior citizens. Ano pa mang musika yan, bigay todo sila sa pagsayaw ng Bakte. Pero hindi ho ito biglaan ha, o naisipang gimmick lang. Dahil ang Bakte nagsimula bago pa raw dumating ang mga Kastila. Isa raw kasi talaga itong uri ng pagtitipon sa Cavite, kung saan sumasayaw ang mga magsasaka matapos nilang magtanim o mag-ani. Ang Bakte po ay isang malayang paggalaw ng mga Kabiteño na nagsimula noong bandang 1970s. Pagkakatapos ng anihan, clear na clear yung bukid at makakapagsayaw sila niyan. Kung ano yung ginamit nila sa pagsasaka na damit, yun na yung ginagamit nila, nagsasayawan na sila. Ngunit sa pagpasok ng bagong milenyo, nabawasan ang mga nagbabakte na wala sa uso. Masasabi ko na lang sa kanila, wag na wag nyo kakalimutan yung kultura natin. Parte ng kultura natin yung Kabiteño. Diyan tayo nakilala, kaya ipagmalaki natin na ang sayaw na Bakte. Pero kamakailan lang, muli itong binuhay sa mga sayawan sa Barabarangay para rin malaman at makilala ng mga kabataan. Tandang-tanda pa ni Cedric ang Bakte. Bata pa lang daw kasi siya, mahilig na siya rito. Noong araw naman, uso yung mga mix na party. Hindi lang po rock music noong kinamulatan ko . Meron po mga hip-hop dance, di ba? Meron din mga pop dance, pero meron pa rin pong Bakte. Sumisingit po yan lagi kapag rock na po yung music. Kaya naman, nagtayo siya ng grupo na kung tawagin, Bakte sa Cavite. Pinagtitipon-tipon din niya ang mga mananayaw ng Bakte. Layunin ng grupo na sayawin ito ng mas madalas para hindi tuluyang malimutan. Nakaka-proud po talaga dahil naipasa sa kabataan at yung saya, hindi maipapaliwanag yun. Hindi maitatanggi, masarap at nakakatuwang sumayaw. Galaw-galawin ang ating mga buto para hindi kalawangin. Kung hindi ka makasunod, kanya-kanyang stroke lang yan. Sabi nga ng mga doktor, ang pagsasayaw, katulad ng ibang paraan ng ehersisyo, nakakapagpasaya. Lumalabas ang mga happy hormones sa ating katawan na kung tawagin, endorphins. Lalo ka pang sasaya kung malalaman mong sa pagsasayaw, ipinagpapatuloy mo ang kasaysayan.